gospel hindi ngayon kasama. Sounds like yung gospel linggo, no? Pero magkaiba po ng konti yung konteksto. Ang nakuna yung gospel linggo ay galing kay St. Luke. Itong gospel natin for tonight, ito po ay galing kay San Mateo. Pangalawa, yung reading ngayong gabi ay in-address ng Panginoon sa kanyang 12 alagad. Samantala, if you were very observant, yung Gospel last Sunday, which is an exclusive story of St. Luke, is about the instructions of the Lord to 72 or 70 disciples. Yan ang kaibahan. And, you know, meron pong malalim na kahulugan yung 70 or 72 disciples na narinig natin sa Ebanghelyo noong nakaraan din ko. But, let me go beyond ito pong gospel ngayon. Palagay ko kung kukuha tayo ng handle para sa ganon ay mapagsama natin ang mensahe ng gospel na narinig natin at ganon din po yung first reading na atin po narinig kanina mula sa Prophet Hosea. I think the handle that we can use are the opening lines of the responsorial psalm. Sabi natin, Lord, let us see your face. Hindi naman talaga ang palagay ko ay panalangin ng bawat isa sa atin na not only in this life, but hopefully in the next life, we will see the face of God. Kaya nga, tawag natin dun sa pinakamahalagang blessing in the next life is beatific vision. The vision of the blessed. What is the vision of the blessed? It is to be able to see God face to face. No? Kung tayo ay nilikha ng Diyos na kanyang tawagis, kanyang larawan, doon po kuli makikita natin kung sino ba itong Diyos na hindi lamang lumikha sa atin kung hindi nilikha tayo upang maging kamukha niya. Lord, let us see your face. Now, as we reflect on those words, brothers and sisters, of our responsorial psalm, una-una dun sa ating reading from the book of the prophet Hosea, meron na is nung ipaliwanag ang Panginoon tungkol sa kanyang buhay. No? Hindi man natin makita yung mukha ng Diyos ngayon, face to face. What is the most important thing about experiencing the face of God? Our first reading today, and actually the whole week, is taken from the book of one of the prophets, a prophet by the name of Hosea. Hosea. Sa Old Testament, alam natin na nagpadala ang Panginoon ng iba't ibang mga propeta. We don't really know how many they were. Mahirap bilangin, no? Kung ilan talaga itong mga prophets nito. But there were what we call the writing prophets. No? May mga propeta na nagsulat ng kanilang mensahe. Prophets like Jeremiah, Ezekiel, Obadiah, Habakkuk. No? Meron din mga propeta na nangaral lang na hindi nagsulat. Kaya wala silang iniwan ng mga libro. Alam lang natin ang kanilang kwento sa pamamagitan ng sulat ng iba, tulad ni Prophet Elijah o ni Elisha. Wala naman Book of Elijah. No?
Ngunit alam natin ang tungkol sa kanila sapagkat kwento ang buhay nila sa Book of Kings, Aklat ng Mga Hari. 19 prophets. Ito pong si Hosea ang pangalawa sa pinakauna. Ang pinakamatandang writing prophet ay yung matagal din natin si Nubaybayan. Di ko pa, di ko na kumaalala niyo. Mga 2 weeks ago, the first reading was coming from Amos. The prophet Amos is the oldest of the writing prophets. Si Amos po ay medyo stricto. Kasi ang kanyang main message ay justice. He is known as the prophet of divine justice. Yan si Amos. Kaya kung babalikan niyo yung Book of Amos na yung ipapahagi, binasa natin sa mga misa nung nakaraang mga linggo, medyo marahas ang kanyang pananalita. In fact, sabi ko nga sa isa sa mga talk ko, ito ang propetang bulgar, si Amos. Bulgar na bulgar na yan. Pwede na magmura si Lord at mura na rin siya. Yan ang tawag niya sa mga babae doon sa kanyang sulat. Chaos! Mga bata! Hindi mo tawagin yung mga babae na mga bata, mga nakambara. So, that was the way he talked. That was the way he wrote. He called the women of Jerusalem as the cows of Bashan. Ngayon, ito si Hosea, second writing prophet. And siya naman po is a prophet of mercy. Siya yung in-underline naman niya yung awa, haba, pag-unawa, kagandahan loob ng Diyos. Sa pikang English, isa na yung mercy. Pero sa atin, kapag trinanslate mo, may mercy na awa, may mercy na haba, ha? May mercy na kagandahan loob. No? So, iba-iba yung shades ng mercy sa ating pumulitwahe. But ito si Hosea, ito ang pinaka-main message niya. You have to see the face of God according to the prophet Hosea is a face that is overflowing with mercy. In fact, yun yung mga words na narinig natin kanina. Sabi niya, when Israel was a child, I loved him. Out of Egypt, I called him. Yung palang kwento ng liberation sa Egypt is part of that story of mercy. It was I who taught Ephraim to walk. Sino ba ito si Ephraim? Ito po yung pangalan ng anak ni Joseph. Si Ephraim. And later on, ang mga angkan ni Ephraim ang magiging mga hari sa northern Israel. Samantala, ang mga angkan naman ni David, ni Solomon, ni Judah, mga hari naman sa southern Israel. And ito, sabi niya, I stoop to feed my child. See? So, biro mo, Diyos ay inihapin ang kanyang sarili para isang magulang na kanya ay imuyubo upang pakainin ang kanyang anak. My heart is overwhelmed. My pity is stirred. At ito yung isang magandang linya ngayon sa ating pong pagbasa. Sabi niya, I will not destroy Ephraim again, for I am God, not man. At hindi ko na uling papatulan yan si Ephraim. Kaya naman ang gawin ng tribo ni Ephraim, ang tribo ng anak ni Jose, I will no longer destroy Ephraim, for I am God and not man. Sabi niya,
ako'y Diyos. Ito ang pagkakaiba ko. Kung pumatong ako kay Ephraim kanya, parang na rin ako tao. No? Kasi ngayon ang tao. Ang tao kapag mayroong nagawang hindi maganda sa iyo, talagang nanggagalaini ka hanggang hindi ka bumabawi. Nanggigigil talaga naman. Nanggigigil ka hanggang hindi ka makaresta. Yan ang tao. Yan, sabi nga niya, I am God. Ako'y Diyos. Hindi ako bababa sa lepelo ng tao. Hindi ko papatulad ng tao. Tao lang yan. Sabi, ito ko na. Kapag ang Diyos ang nanggigil sa tao, walang matitira sa akin. Walang matitira na katayo. Baka buong mundo. Walang matitirang trace ang mundo. So if God's anger, if God will allow His anger to leave them on us, then nothing will be spared. So yun ang napakagandang point ng ating verse 3. Ang larawan ng Diyos ay larawan ng walang kapalis na pagbibigay at pagmamahal. And I think, totoo naman yan kasi, kung tayo man ang gagay, may mundo, may buhay, nagpapatuloy ang kwento ng mundo, lahat na ito ay dahil sa hindi matatawaran na kagandahan noon ng Diyos. Ngayon, kung yun po yung first reading, dito naman sa atin pong Ebanghelyo, sabi ng Panginoon, as you go, make the announcement. The reign of God is at hand. Cure the sick, raise the dead, heal the lepros, expel demons. The gift you receive as a gift. Ang tunay na nakakita ng larawan ng Diyos, kailangan sa kanyang sariling buhay, yan ang point ng Ebanghelyo, tagapagdala rin siya ng larawan na yan ng Diyos sa iba. Kung nakita mo sa buhay mo kung gaano ang Diyos ay mapagpasensya, mapagbigay, the best way to thank the Lord is to show that grace of God. Sabi nga ni Lord sa Gospel, as you go, ibahagi mo din yung mukhang yan sa iba. Magpalagay ko po yun ang mas mabigat na challenge ng ating pong pananampalataya. If we are really recipients of the mercy of God, kung talagang tayo ay nakaramdam, beneficiary tayo ng mercy ng Panginoon. The Lord as soon as His face, then we have to be the face of God to others. And I just yan, yung namin nagpasundo kay Tito George at saka kay Tita Evelyn kasi ma-out of the way sila. I have mercy on them. Kasi kung nagkalit sila sa Makati, susuot sa traffic, kung dadaan ang pako ko sa lang magkagaling, pati na kami. I was at Pope Pius Center ever since 4 o'clock kanina. Doon po nag-meeting yung mga obispo. Nakita ko medyo seryoso sila. Tapos na yung retreat nila kanina. Pero bukas, magsisimula ko yung kanina business meeting. Ano, bahagi kasi yung meeting nila. Meron silang retreat. Tapos na retreat, business meeting sila. Nakita ko si classmate ko, si Bishop. So, sabi ko sa kanya,
sa pulisyo. Sabi niya, lalong tatanda yung classmate mo ngayon kasi si Duterte ang presidente. Hindi ko na pinagdagapak sa sampang mga punta yung usapan natin. The cardinal was also there. But the occasion was, alam niyo po, for the first time, Bishop Pambuda Pino Caloocan had his book published. So we had to launch the book this afternoon. Matama, nandun yung karamihan ko sa mga obispo ng asan. Bishop David is celebrating his 10th year as a bishop. This coming July 10, I think. So anyway, he used to be the auxiliary bishop of San Fernando, Pampanga. Babalik siya, babalik. Pero he is now assigned in Caloocan. Diyan, obispo ng Caloocan. At yung title ng kanyang libro ay the Gospel of Mercy According to One. Yung title niya, The Gospel of Mercy According to One or One. So, in-overtime na namin yun yung dalawang one lang para lumabas ng time. So anyway, alam niyo, in this particular book that he launched, Bishop David did not have this theology of mercy. But what he tried to do is to narrate kwento. Ha? Kwento. Paano niya naunawaan, nagbigil na naunawaan ang ibig sabihin ng mercy sa pamamagitan ng iba't ibang mga tao na nakilala niya sa course ng kanyang ministry as a priest and now as a bishop. And he was particularly, yung libro is a compilation of many stories, true to life stories ng mga tao. Pero yung kanyang binigyan ng pansin kanina, kanina para sa kanya is a beautiful face of the mercy of God. Ay yung kwento niya kumpo sa isang ngayon ay teacher na. Pero kanya ito, itong taong ito na buhay, sinilang, lumaki sa loob ng preso. Doon siya lumaki. Doon siya nagbinata sa loob ng preso. Kasi yung kanyang nanay ay kinasukan ng estafa. Unbeatable. Lalo-lalo na sa mga mahihirap ko, mayamang ko, okay. Manitis-tis ang kaso. Hindi naman, dito sa bansang ito, mayamang ka. Manitis-tis ang kaso. Hindi na house arrest. Dismiss na. Dismiss na ang kaso. So, malaking contribute mo. Si LG. Siya ang pinakamalaking contribute sa Emilio Aguinaldo fans. Yung nanay, kukunin yung anak ng DSWD. Pero
dinahilan ng nanay na papasusuri mo yung kanyang anak. At later on, natuwa naman yung mga preso doon. Pinupunta doon yung taga-DSWD. Tinatago nila yung anak. Tinatago yung anak. Hanggang sabat ng huli, naawa na rin yung taga-DSWD sa kapupunta ron. Pupunta siya ron, tinatago yung bata. Ni-report na lang niya na yung bata kinuha ng pinakamalapit na kamag-anakan. Iniuwi na. But the truth of the matter, yung bata lumaki sa loob ng preswaan. Doon siya nakilala ni Bishop Ambo kasi sabi niya, one time na nag-misa siya doon. Yun ang nag-serve sa kanya. Nabaspasok siya sa mga selda at kilala niya bawat isa doon sa selda. Kasi bata ito yung mapanalil ang kwento. Kaya sabi niya, you see, sabi niya, despite everything that happened to him, he grew up in jail. Despite that, everything is normal. Kaya sabi niya, nakapag-aral, nagtapos, teacher na ngayon, halimbawa, wala kang makikita ng trace ng galit man o sama ng loob. This young man is now a young man and is now even with the family has become the face of mercy. Kwento. Dami mga kwento, pero yun po ang point eh, no? Yung mercy, hindi po yan lecture. Ano ang mercy? Ano ibig sabihin ng mercy? Makikita natin yan sa kwento ng buhay. Sana na, yun ang maging bagay para sa atin na mangyari in this year. The year of mercy. Na sana kahit papano, dahan-dahan, ang bawat mukha natin ay maging dalawang mukha ng mukha ng Diyos, which is the face of mercy. Ito na yung kakabila. Huwag mo nang pansinin yung mga playlist niya, mga dark spots niya. Talagang ganyan yung pockets dito yung mga tumatandaan. Mas maganda nga yung mga mukhang may playlist kasi may karakter. May karakter. Oh, yung pinabotox niya yan. Wala. Wala karakter. Oh, para kang yung mga babae na sobrang sa botox. Ang beauty nila, parang beauty bakla. So whatever it is that we have gone through in life, yun ang ipag-pray natin. As we go, sabi namin doon sa gospel, as you go, we become the announcement of the grace of God. God bless us.